kaming balak sapagkat nasa panig kami ng batas. Kami ay nasa matuwid. Sa panig ng umaapi? O sa panig ng inapi? Hindi ko alam. Hindi! Sa korporasyon! Lahat ng mga injo, mistiso, incheck at mga aksidang tubag, kailangan magsimulang muli. Sa bawat duhong tadana kayo sisibol ng bagong lahi, bagong lingkukunan na kailanman hindi magpapapin. Magbuhay ang mga Pilipino! Isang taksi! Anak, kayo simulan yan muli! Buenos dias, Senyora Victorina. Hindi lamang ang takbo ng makina. Kapitan, ba't di natin bilisan? Kapag bumilis pa, ilalayo tayo sa palang iyon, Ginaw. Mangyari man ay walang maayos na lunas sa lupang ito. Walang galang, Senyora. Ang lunas ay napakadali. At ewan ko ba kung bakit wala ni isang nakakaisip ito. Pagbukas ng bagong ilagawa sa kanasaran ng dating ilumpasin. Ngunit, Ginaong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang ibayad yung mga magagawa? Hindi na kailangan yan doon to studio, sapagkat ang mga bilanggo ang gagawa. Ngunit wala tayong sapat na bilanggo. Kung gayoy, ayan ang mga mamamayan ang magtrabaho, mga bata man o matatanda. Kaguluhan lamang may dudulot niyan. Mga kaguluhan? Parang galang, Kapitan. Pero alam mo po ba kung saan banda na matay ang isang Ginoong nagnangalang na Vara? Direno o Ibarra? Ibarra! Krisostomo Ibarra, Kapitan. Siya nga ba? Asan nga ba si Krisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawan. Tatlong taon na ang nakakaraan simula nung nangyari yun. Kung ganyan, Kapitan, asa na kanyang bangkay? Mang nakasama sa bangkay ng kanyang ama. Ito ang tinatawag na murang paglilibing, hindi ba? Diyan hindi talaga magkakaroon ng isang normal libing ang mga filibusterong katulad nila. Telesforo, mabuti at nandito ka. Magandang hapon. Ano may paglilingkod ko? Kailangan mo magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi niyo bang ako'y magbabayad ng rent sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo magbayad ng buwis sa nakalipas na 13 taon. Nililimsan ko lamang ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamumurwisyo. At ngayon, ayoko nang magbayad. Mapipilit ba nila ako? Ito ay naiiba. Dahil sa iyong hindi pagbabayad, ipinatutunayan mong wala kang karapatan sa lupa. Dati ay maliit na halaga lamang. Ngayon ay 200 piso na. Napakalaki naman. Akin ang lupang ito. Hindi! Sa korporasyon! Nalaman ako! Kuya ng anak ng matandang lalaki at gawing gwardiya si Bill. Anong kailangan sa akin? Saan mo ako dadalhin? Bitawan mo ako! Ma! Ano nangyari? Inuli ng gwardiya si Bill ang iyong kapatid. Nais nila tayong pagbayarin ng buwis. Babawi tayo, anak! Bibigyan namin kayo ng ilang araw na palugit upang maibigay sa amin ang aming hinihingi. So nakukuha na 500 piso ang mga alahas. Liban lamang itong agnos.
Handog ito sa akin ni Basilio. Ngunit ito'y hindi sapat. Tama, mamasukan muna ako kay Hermana Penchang bilang isang utusan. Halika nga dito, baka ha? Sumunod ka nga sa akin, bata ka! Santo Diyos, Santo Puerte, Santo Immortal, Librado Señor de la Peste y de Todomal. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal, Librado Señor de la Peste y de Todomal. Bata ka, hindi ko alam kung anong itinuturo sa'yo sa bahay niyo at hindi ka marunong magdasal. Santo Diyos, Santo Puerte, Santo Immortal, Librado Señor de la Peste y de Todomal. Pasensya na po. Pasensya? Hay nako! Santo Diyos, Santo Puerte, Santo Immortal, Librado Señor de la Peste y de Todomal. Sumagot ka nga! Aray, opo! Santo Diyos, Santo Puerte, Santo Immortal, Lebran Señor de la Peste y de Todomal. Sa bagay, wala namang kasing babae sa bahay niyo. Santo Diyos, Santo Puerte, Santo Immortal, Lebrado Señor de la Peste y de Todomal. Santo Diyos, Santo Puerte, Santo Immortal, Librado Señor y de Todomal. Kapag hindi mo nakabisado ang dasal na yan, hindi ka papatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Santo Diyos, Santo Puerte, Santo Immortal, Librado Señor de la Peste y de Todomal. Naalala ko pa rin ang mga pangyayaring sariwa pa sa aking isip. Parang kailan lang ang mga sakit na sinapit ko. Maaari ko po ba kayong tulungan Ginoo? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Panyong magugunita, may 13 taong na nakaraan sa mismong pook na ito unang-una tayong magkita. Kung di ako nagkakamali, kayo ang taong nag-alay sa akin ng pahigaramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong pinapalagay kong dakila. Isang taong inaakala na lahat maliban sa akin ay patay na. Na ang kasawin ay labis kong dinaramdam. Napakaling lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mo ikapahamak. Hindi mo ba naiisip? Nasa iyong nalaman ay pwede ka mamatay sa aking mga kamay? Totoong naparito ako 13 taon na nakakaraan upang dakilayan ng isang kaibigang inialay ang kanyang buhay upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga mapangapi. At ngayon, nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang maisip na ang lasong naiwan ay lubusang kumalat sa lipunan. At ang kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod. Magpaalipin at hindi pinakikinggan. Hindi Ginoong Simon, kundi dahil sa pag-aaral ng kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan na pamalan. Ang wikang ito ay tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Kailan naman ay hindi ito magiging wikang pambansa? Aanin natin ang wikang ito. Itatago lang ang wikang ito ang ating pagkatawat ang ating karapatan. Maling inyong iniisip, Ginoo. Ano? Anong mapapala mo kay Kim pagtapos? Makikita mo bang malayang iyong bayan? Makikita mo bang masaya ang mga tao? Hayaan mo na bang mabulok ang bangkay ng mga ina at kapatid mo sa ilalim ng lupa? Anong nais niyong gawin, Ginoong Simon? Kaya ko ba sila ipaglaban na ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi maaaring ukay ng aking ina. At iharap sa hukuman ng kanyang bangkay at magbintang ng kung sino-sino kasila. Gayong nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyagay ka sasawi ko.
at ngayon buong buhay ko ay nasa kamay mo. Basilio, nabibilang tayo sa mga taong ho sa karapatan. Tulungan mo ang pabagsakin ng pahamalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Isipin si Ibarra, mas makakabuti kung ilinaris ka magpapakasal. Ngunit tama, ayoko kong magpakasal sa lalaking hindi ko mahal. Ngunit, naghihintay ka lamang sa wala. Kung pipilitin niyo po ako magpakasal kay Linares, mas mabuti pang magmonghan na lang po ako. At kung hindi niyo ako papayagan, mas mabuti pang wakasan ko na lang ang buhay ko. Nagbabala ka mga estudyante na magtayo ng akademiko ng wikang Kastila. Ngunit Kapitan General, ang wika ay lubang makapangyarihan. Anong ibig mong sabihin, Ginoong Simon? Kung ako ang tatanungin, tutulak ko sa plano ng mga bata ngayon. Wawang mga estudyante. O, sino Simon? Oh, Giroga, kamusta? Si Ma'am, mahilap aking negosyo. Ano mahilap? Baka nakakalimutan mo. Inilitis kita sa mga madaming opisyalis na humihingi sa'yo ng pera. Pinangutang kita para hindi ka na nila maabala. Pero sa inyo, Simon, maraming may utang sa akin na di ko pa nasisingil. Wala din binigay na resibo, kaya di nyo din sila masisingil. Kung gayon, ilapit mo sila sa akin. Nga pala, Kiroga, may papasok akong ilang kahon ng baril. Itago mo ito sa kamalig. Papanganib yan, Senyo Simon. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Naunawaan mo ba, Kiroga? Siya. Basta maraming huli tao, ako di sabit yan, ha? Sige, akong bahala. Wala na talagang modo ang mga kabataan ngayon. Kawanday lang kung bakit nabigaw ang aming balak na magtatag ng akademiya ng wikang Kastila. Ako nga. Eh, dapat niyo akong pasalamatan. Pasalamatan? Balak niyo pa ba dagdagan ng 40 wika ng ating bansa? Lalo na tayong hindi magkakaintindihan yan. Wala na sa ayos yan. Sa paglaganap ng wikang Kastila, ay lalo tayo mapapalapit sa pamahalaan. At lalo tayo magkakaintindihan. Dahil sa inyong ginawa, para nyo na rin hinarangan ang pagunlad ng ating bansa sa susunod na 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak nyong gawin? Patayin ang inyong sarili? Ang ipaubaya sa ibang utak ang inyong pag-iisip? Lalo kayo magiging pelay at pipi. Anong ibig mo sabihin? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. At kapag naalis yan, ay wala na rin ang karangalan. At ang ating bansa ay pwedeng mamatay. May punto ka, Senyor Simon. Ngunit hindi natin maaaring talikuran ang buong daigdig. Kailangan natin matutunan ang wikang Kastila upang tayo magkaunawaan. Kung ganon, ang inyong mga isip ay habang buhay na nakagabos sa buhay ng Espanya ng walang kalayaan. Yan ang inyong paniniwala. Subalit, kung sa pamamagitan lamang ng pagwawalang buhay ay hindi nyo kami mapipigilan, bubuhayin namin ang aming balak. Sapagkat nasa panig kami ng batas, kami ay nasa matuwid. Hindi si Isagan ang lalaki para sa'yo. Wala kang kinabukasan sa lalaking iyon. Basta, ihanda mo yung sarili. Anumang oras ay ipapakasal kita kay Juanito Pilar, isang pinakamayaman dito sa Hacienda. Mahal ko si Isagan. Ayoko pong magpakasal sa lalaking hindi ko naman gusto. Totoo ba ang sinasabi mo, Tia? Halika, sumama ka sa akin ngayong gabi. Papakalala ko sa iyo si Juanito Pilaes. Kamusta si Kapitan Tiago? Mahina na ang pulso. Wala nang ganang kumain.
Tuloy na kumakalat ang lato sa kanyang katawan. Anong pake niyo, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Para sa iyong kamatayan, o sa iyong kinabukasan. Sa panig ng umaapi, o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi, o sa panig ng inaapi? Hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mong magdesisyon. Sa loob lamang ng isang oras ay magsisimula ng himagsikan. At bukas, wala ng universidad, wala ng mag-aaral, wala ng magpapahirap. Ngunit Ginoong Simon, ang paghihimagsik ay pagpapatiwakan. Ngunit paghihimagsik lamang ang tanging paraan. Hindi, Don Simon. Ang pag-asa ay nasa karunungan. Sapagkat ang karunungan lamang ang isang walang paglipas. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ang magkakaroon ng kahulugan. Nawalan ka na ng prinsipyo at sariling katauhan. Nakikita ko ikaw ay hindi isang Pilipino, kundi isang busabos ng Espanya. Yan ay hindi totoo. Eh, alang-alang sa alaala ni Elias. Pamunuan mo isang hukbo, nasubi ng Santa Clara, at hanapin mo isang taong tanga ikaw lamang nakakakilala bukod kay Kapitan Sago. At yun ay si Maria Clara. Huli na kayo! Ang hindi mo sabihin, si Maria Clara ay patay na. Patay? Hindi! O paano nangyari ito? Ika-anim na nga po nung siya'y namatay. Naparito ako upang kamustahin si Maria Clara. Inalulungkot ko. Patay na si Maria Clara. Hindi! Hindi pa patay si Maria Clara. Buhay pa siya at ililigas ko pa siya. Ililigas ko si Maria Clara. Ginoong Simon, huminahon kayo. Wala tayong magagawa kundi kitanggapin ang katotohanan. Patay siya lang, hindi man naman yung nalaman na ako'y buhay. Namatay siya, hindi man naman niya nalaman ako'y nagbalik. Ako nga. 13 taon ako nabuhay ng malayo sa aking bayan. 13 taon ako nag-alala, nagtiis, at umasang may tutuwid kong iyong kamalian. Pero ano ginawa mo? Pinilit mong ipakasal si Maria Clara sa isang dayuhan. Anong karapatan mong diktahan ang kanyang buhay? Si... ang anak ko, patay na. Hindi mo anak si Maria Clara! Anong ibig mo sabihin? Si Maria Clara ay anak ni Padre Damaso. Isa akong masamang kapatid at anak. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Noon pang may magsika na hindi ako nakialam at sila'y nabigo. Ngayon pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na ako nararamdaman kundi ang galit at pagiganti. Ngayon ay handa na ako. Handa na ako ipagtanggol ang aking bayan. Ginoon Tales, ba't naparito ka? Hindi ka ko pang minapapatawaran at iabot ang aming pakikiramay. At hindi ko alam sa gabing iyon. Sa gabing iyon? Namatay ang aking pinakamamahal. Nabigo din ang kilusan dahil sa akin. Purong sulong ang pagdedesisyon ko dahil sa ako'y bata pa't umiibig pa noon.
Ngayon, patay na si Maria Clara. Kaya wala nang dahilan para ako lumatras pa. Parito ko ba tumulong? Kasama ka sa patang kapal. Wes, kung ganon, samahan niyo ako. Lampara? Isang lampara? Dinamita. Oh, tama kayo. Ngunit ito hindi basta-basta dinamita lamang. Ito yung mga kasawiang na-imbak, makagagawang walang katwiran at mapangapi. Anong ibig mo sabihin? Sa makalawa, ikakasal ang anak ni Don Pilaes. Magkakaroon ng pesta kinagabi. At sa gabi ngayon, ang lamparang ito ang magbibigay ng liwanag. Ngunit mansamantalang liwanag lamang. Dahil sa oras na galaw na minsan ng lamparang ito, magkakaroon ng pagsabog. Makakarinig ng pagsabog ang buong Pilipinas. At makakarinig ng mga putok ang mga alipin. At lalabas na may dalang sandata at makikisama sa atin. Kung gayon, hindi nyo na pala ako kailangan. Si, sapagkat ikaw ang mamuno sa iba, dalhin mo sila sa bahay ni Kuroga dahil doon nakaimbak ang mga baril at mga pasabog. Umamatay lahat ng mahihina at lahat ng hindi handa. Lahat? Kahit ang mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng mga Indio, Mestizo, Incheck at mga kasilang duwag. Kailangan magsimulang muli. Sa bawat dugong dadanak ay isisibol ang bagong lahi. Bagong lipunan na kailanman hindi magpapapi. Magbuhay ang mga Pilipino! Sa loob ay naglalaman ng pulbura at maaari itong sumabog anumang oras ngayon. Tara na! Sabog? Anong sabog ang pinagsasasabi mo? Tara na, Isagani! Huwag na tayo magkasaya ng panahon! Ngunit si Paulita! Nasa loob si Paulita! Napakagandang ilawan. Oo nga. Tama ka dyan. Marites El Pares. Jesus Tumay Barat. Isang malaking biro. Isang masamang biro. Isang malaking pagbabanta mula sa isang taong matagal nang namatay. Walang kwenta ang ganitong biro. Walang dapat ipangamba. Ituloy ang kasiyahan. What? Maginakaw! Uli na maginakaw! Ang lamparay sa dinamita. Buhay si Ibarra! Marahil ay pinagbabasdan niya ang ating mga kilos. Marahil ganun na. Ito ay bagay ng kanyang plano. Ngunit paano siya nabuhay? At anong ugnayan nila ni Simon na nagbigay ng lamparang iyon? Simon? Alam ko na. Si Simon at si Ibarra ay iisa. Isang taksig! Hanap kay Simon at hulihin! Ah!
mo ko pinabayaan. Wala na si Maria Clara. Kaya wala nang dahilan para mabuhay pa. Padre Florentino! Padre! O, Ginoong Simon! Buti nagising ka na, Ginoong Simon. Ayos lang bang iyong pakiramdam? Wala ito, Padre. Mamaya lamang imuwala rin ang lahat. Ilang oras lang itatilab ng lasong ininom ko. Ko! Huwag po kayong matakot, Padre. Nais ko pong sabihin sa inyo ang aking lihim. Nais ko pong mangumpisal sa inyo. Pero sabihin niyo po muna sa akin, totoo po bang may Diyos? Meron, anak. Kahit saan tayo mapunta, ay nariyan ang Diyos. Padre, ayoko pumamuti na may dalang kasamaan. Ako si Crisostomo Ibarra. Nanoy na akala nilang patay na. Nag-aral ako sa Europa at nagbalik dito sa Pilipinas upang magiganti sa mga mapangapi. Ngunit ako'y nabigo. Patawarin ka ng Diyos, anak. Siya ang sumira ng iyong mga balak. Sundin natin ang kanyang kagustuhan. Palagay niyo po ba, Diyos ang nagkalob ng lahat ng ito sa akin? Walang sino man na makakasagot sa kanyang kagustuhan. Ngunit dapat niyong malaman na ang Diyos ay katuwiran. Katuwiran? Bakit hindi niya ako tinuluhan? Marahil sa pagkat ay pinili niyo ang parang hindi niya gusto. Yung sabihin, ang karangalang pagligtas sa bayan ay hindi kakampi ng isang katulong sa pagpapahirap sa kanya. Kung balang araw ay maliligtas ang ating bayan, ay hindi dahil sa masamang hilig at pagkakasala. Ang kaligtasan ay nangangahulugan ng kabanalan, at ang kabanalan ay pagtitiis at paghinagpis. Iniisip ba ng Diyos na yan ang ating kalayaan? Kung walang dahilan ang adikain ng isang revolusyon, magtagumpay man ito ay isa pa rin itong kabiguan. Sapagkat, ano ang kahalagahan ng kalayaan? Kung ang mga alipin sa ngayon ay siya rin maghahari sa kinabukasan. Maraming salamat, Padre. Ngayon panatag ng aking kalooban. Ingatan ka naman ang kalikasan sa kailaliman kasama ng mga korales at mga perlas. Kung sa isang banal at matayog na layon ay kakailanganin ka ng mga tao, ay paihintilutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantala hindi mo maliligo ang katarungan dyan at hindi ka makakapagunsok ng kasakiman. Sa kumunoy ng dayuhan ng mga balot sa kumot na tisoy kahit na sabi